Actually po, hindi ko nga po ina-expect talaga yung mga feedbacks nila. Since, parang, nung una, parang doubtful pa sila na FB lang. Parang ganun po yung sinasabi nila. Na, alam mo po, nasa ano kaya, nasa showbiz ka, sobrang FB lang, walang kita, ganun-ganun. Pero hindi naman po kasi yun yung habol namin dito. Ang parang gusto namin i-share dito is makapagpasaya ng mga tao, especially our followers, di ba po? And, nung napalabas siya, nung ngayon pagtapos na siya, sobrang, yung mga nagsasabi sa akin, sobrang silang nagagandahan. And then, yun yung hindi ko pinaka-na-expect na nag-review sila for season 2 nga po na parang nung una, parang doubtful ka. Tapos, nung napanood nila, nagustuhan nila. So, sobrang happy ko po na nag-grow sa kanila yung serye na ginawa po namin. Si Hendrick? Ngayon po, una sa lahat, hindi pa naman ako hindi ko pa siya medyo nakakita. And then, nung pagdating ng mga ibang-ibang episodes at nadami na naming kakashare kasi may mga kada araw pinapalabas na or Saturday. And then, may mga nakikita ko yung comments. Una sa lahat, pamilya ko rin sumusuporta sa akin. And then, yung sinabi nila, grabe daw, grabe yung ano nyo, bakit hindi nyo nga naman ipalabas sa ano, bakit FB lang, sinasabi din naman nila. Pero, sinasabi ko, ma, itong series namin, baka siguro para makapag... sabi natin kaya na sinabi niya po na makapag-inspire lang din ang tama pagpasayaw. So, ayun din naman yung na-feel ko para doon. And then, unti, at natutuwa ako sobra. Unti-unti siyang nag-grow. At unti-unti siyang nagsasucess. I'm really proud of myself and syempre sa mga taong nandito ngayon. Kaya, hindi magkakaroon ng ganito kung hindi nagsucess din to grooming. Kaya, thank you, Terengan. So, okay. CMJ. Ang main goal lang talaga dito is maraming makapanood, maraming kami mapasaya lang kami, sabi nga nila. And kami kasi talagang in-enjoy lang namin eh. Ang ganda kasi talaga ng circles namin ng friends dito sa set na to. Kaya habang nag-work kami, hindi mo maramdaman na bago, ayun, kasi halos nga lahat talaga kami magkakasundo. And ayun, ang sayo nga kasi nakita namin na ito, successful siya. Kaya thank you po sa lahat nandito and kay Direk Ramos, Gabby Ramos, and... Yes, Bieber. Ako po, sa muna, hindi ko rin in-expect na ganito din po yung kalalabasan ng movie. Pero as we were doing the shoot po, sa ako po nare-realize, sabi ko na dahil nakikita ko po kasi yung pagka-persecute po nila sa mga ginagawa po nila, kagano po sila ma-passionate dito sa ginagawa po namin ito, yung first sabi din po, gano'n po kami na-passionate, kung gano'n po namin pinaghirapan. Parang nakikita ko po na maganda po yung nagagawa namin at may potential po talaga siya. And sa reaction na po ng mga friends ko is, lagi po nila sa akin tinatanong yung magyayari. Kasi it's very interesting nga po yung story, so very curious po yung mga tao sa kung ano nga ba yung magyayari. Yun lang po. Bieber, may kasunod na akong tanong, kasi kanina na-interview ka namin kanina sa Delilah. Nasabi mo nga na parang hindi ka pala yung manligaw, parang focus ka sa so work, gano'n. Pero parang natukso-tukso ka lang kay Mucha or Kia. Nagkasama kayo sa isang project. May kasunod daw na project na magsasamahan yung dalawa ni Mucha? Wala naman po. Hopefully, pero currently wala naman po na plano. Pero nakikita pa rin po kami every namin din actually, May sagot ako doon. Noong Thursday. Yes, direct. Bago ituloy ni Bieber. Feeling ko meron silang dalawa ni Mutia. So may kasunod. Kaya pala, parang may pinaplano na si Tito Salve mo dito. Feeling ko parang nabasa ko niya tayo yung script. Feeling ko lang. Ayun, yun naman pala. So yun pala, okay ka naman to work with Mutia again. Yes po, actually gusto ko siya ko-work since very close friends nga po kami. And I think magiging natural po yung magiging connection namin dalawa. Ayun, so pero dito muna tayo focus sa roommate, no? Kung hindi po na itatanong nyo, marami po, bago ito, may mga social media influencer na hawak si Renz.
So nandiyan dyan. Kung bakit kami may nasingit na mga vlogger dyan, mga ganun. So we created specifically sa kanila, ikaw comedy, ikaw pagkain, ikaw TikTok ang laban natin. So si Rebs, ang dami niyang hinahawakan na YouTuber. Wala lang ako drama at saka yung quality na material, kaya dito ko siya inilagay. Padalawa, alam mo ako na yung masaya na kasi ako na itong mga bata naghirap kasi hindi naman sila ganun kalaking TF dito eh. Pero masaya ako masanay. At kanina sabi mo, naghahalap sila ng 1 million views, 2 million views. Ako masaya na ako nung nalaman ko itong lahat ng mga nakikita mong ito, this year merong 2-3 project na nag-offer at okay na rin ang mga script at tire-diretso na. Itong mga to, nakakapag-uwi na ng mga sponsor at meron na silang endorser. Hindi nila kailangan ng 5 million views. Ang kailangan nila, isang views lang ng producer, tatawagan ako, pwede ba si Ann? Pwede ba si John? Pwede ba si Jassy? Dahil ang acting nila ang nagsasalita. Okay? Kaya ang sarap sana, kasi minsan diba tayo Pilipino, oh saya, 10 million views. Pero 10 million views, thumbs up. Pero after noon, si creator, ano kayo sunod kong gagawin? Kasi kinain na niya ang hollow blocks, baka kuryente naman ang kakainin niya, diba? Pero hindi kasi ito yung mga batang to. Eh, pinaya ko lamang nga si Jassy, pinasampal nga lamang si Bruce. Tumayo ka dyan, Ras, okay? Sinampalan si Ras, may tumawag na sa akin, sino yung sinampal? Papunta, ano si Ras? Yun. Dalawang eksena sinampal. Ang nanood executive, sino yung sinampal? Papuntahin mo dito. Ay, mas mahal na po ang talent fee niya nga. Hindi mo ba yung sampalin yan? So nakita siya, nag-rosy siya. So may project na. Ako bilang director, masaya na talaga ako sa mga. Sobra. Dumating po ako sa punto na lahat ng kailangan ipasa mo yung reel mo na marunong ka. Dumating na po ako sa punto yung na kay ipasa ko. Kaya isip ko, sandali, baka ko lang nakakalam na marunong ako. I-public na to, hindi ako nahihiya magkakaalaman kung marunong talaga ako o hindi. So from there, kasi minsan nagkaka-award po tayo, pero totoo naman nakapanood lang, jury at saka sa ibang bansa. Hindi mo rin siya pwedeng ipalabas through public, di po ba? Ito po, kinabahan talaga akong gawin siya kasi mamarkahan ka ng tao eh. Isa lang ang nasa isip ko, basta yung tema at mensahe ko na ibigay ko sa kanila at yung mga bata mapalabas, bonus na sa akin kung magka-project ako, pero nakita kong dinudugo na rin sila. And sooner or later, ang isa dito, Daniel Padilla na, ang isa dito, Kathleen Bernardo na. Ang isa dito, di ba? Sobrang lakas na. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo doon. Bonus na lamang yung si Direk, magkaroon pa ng mas maraming project. Ayun po. Kathleen at Daniel ng Facebook, since wala pa naman mga ganyan natawag nyo, pwede nang i-blow up yun ah. Kayo ang Kathleen at Daniel ng Facebook. So, anong feeling nyo sa ganung tawag sa inyo? Actually, it's an honor po na matawag na gano'n na syempre, alam natin Kathleen na po yan eh, di ba? Kathleen na, kami nagsistart pa lang and then yung ibang tao tawag sa amin na gano'n. So, sobrang nakakatuwa na nakikita nila yung gano'n sa aming dalawa. Kasi kami naman, di namin siya, honestly ako, hindi ko siya naiisip na gano'n. Pero naiisip nila sa amin yun. So, very thankful at the same time, I'm very happy na gano'n yung thinking nila sa amin. So, parang naisip namin, effective talaga kami dalawa kasi kinikilig sila, kapantay ng kilig nila sa Kathleen. Di ba parang gano'n po? Kaya thankful ako rin kasi siyempre sabi na mga sinabi mo. Tapos, na-appreciate nila tayo. Yes. Na-appreciate nila tayo na minamahal din nila tayo. So, sarap sa feeling ng gano'n. Siyempre, why not? Di ba? Kung ayun ang tingin sa inyo mga tao, makapaproud para sa sarili mo. Kasi, bukod doon, nakikita mo na yung lahat ng hirap mo pagod mo, may nangyayari. I started on TikTok talaga. Tapos doon ako nakakuha ng mga
supporters kaya nandyan sila yung mga admin ko. Doon na talaga nag-start yung dream ko na, ah, bakit di ko i-try? Hindi puro TikTok lang. Gusto ko i-try na may magawa ako para mas mapasaya ko sila. And ayun, nung nagkaroon ng offer ng audition dito sa Rumin, tinry ko talaga agad. And ang swerte lang kasi since marami ng audition, thankful talaga ako na ako yung napilit. Kasi ang character talaga dito na Steve is ano, masculine, tapos guwapo. Eh, well, di ko naman sinasabing hindi ako, pero syempre meron mo sigit sa akin. And ayun, sobrang thankful lang ako na ano, nasanay ako dito. And doon na feeling ko mag-i-start ito. Gusto ko kasi talaga siya. May proper workshop ka prior acting or acting here in Rumin? Wala experience yan. Pero siguro ano lang, minsan kakapanood lang din. Na-adapt ko kung paano siya ito-draw. And also, ano, with the help of Derek and Kevin, sila kasi talaga yung natutulong sa akin kung paano ko siya gagawin ng mas maayos sa natural. Direct, how can you,